So ang gagawin natin, manghuhuli tayo para makita nyo kung gano'n nakarami yung mga shrimp dito sa old age na to, 1-month-old na breeding pond ng aming mga shrimp. So ayan. So igaganto ko lang to sa ano, sa pinakagilid. Makikita nyo magdadapuan yan dyan yung mga shrimp na yan. Ayan. So kasi mabubugaw sila eh. Ayan, kita nyo oh. Ayan oh. Ilang sandok pa lang ako, nakailang sandok pa lang. Makikita nyo kaagad yung mga shrimp natin. Ayan. Magandang umaga mga kabackyard at magandang umaga muli sa ating mga subscribers at mga viewers. So ngayong umaga isi-share ko sa inyo kung paano namin mabilis na napaparami yung aming mga dwarf shrimp. Gaya na lang nitong nasa aking harapan, ito ay ang aming golden na back yellow shrimp saka yung ating red cherry shrimp. So marami pa kaming iba't ibang mga variety ng mga hipon dito sa ating backyard. Meron tayong blue shrimp. Meron din tayong fire red. So maya-maya ay isi-share ko sa inyo kung paano namin mabilis na paparami itong mga dwarf shrimp na meron tayo dito sa ating backyard. Okay mga kabackyard, ayan medyo maulan-ulan pa ngayon. Ayan, so medyo masama ang panahon natin ngayon. Pero okay lang, kaya pa naman, kaya pa natin mag-vlog. So ayun, pupuntahan natin yung mga pond kung saan namin pinaparami yung ating mga dwarf shrimp. Ayan, meron tayo ritong yellow shrimp. Nandito yung ating mga yellow shrimp. Ito ay bago pa lang na naiset up. So hindi pa siya ganun katagal. Siguro mga 1 week pa lang ito. Kaya kung makikita nyo, halos wala pang laman. So naglagay lang kami rito ng 20 breeders na mga yellow shrimp. Then dito sa kabila, ito sa malaking pond na to. Ayan. So nandito na yung aming mga red cherry shrimp. Ayan, so dito ito ay 1-month-old na breeding pond. So kung makikita nyo, halos old age na talaga yung pond na to. Kung makikita nyo yung mga lumot, ayan, yung mga lumot, ayan, nandito na, intact na. So yun ang pinaka-importante sa lahat. Pag magbibreed ka ng mga dwarf shrimp, kailangan naglulumot yung inyong mga pond. Kasi yun yung magsisilbi nilang pagdain. Yung mga lumot na yan. Ayan, mga green algae na yan. So, yan yung nagsisilbi nilang pagkain. Kaya kahit hindi mo sila pakainin ay ayos lang. Pero sa amin dito, binibigyan pa rin namin sila ng supplements ng pagkain. Kasi importante yon sa mga shrimp na kailangan na meron din silang iba pang nakakain. So, binibigyan namin sila ng mga pellets para mas mabilis silang dumami. So, ayan, kung makikita nyo, nagtatago sa halaman yung mga breeders namin. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Ayun. Ayan yung mga malalaking breeders. So, dyan sila. Ginagawa nilang bahay itong dwarf sagittaria na yan. So, ayun. I hope na visible siya sa camera. So, maya-maya, hulihin natin para makita nyo kung gano'n nakarami ang mga shrimp namin dito. So, ayun. Ayun sila, ayun, nakatambay, ayan. Ayan yung aming mga red cherry shrimp. Ayan. So, pag binulatlat natin ito, itong halaman na to, makikita nyo, nandyan yung mga shrimplet, ayan o. Oh. Ayan. Yung mga shrimplet, ayan. So, dito sila naninirahan. Dito nagtatago. So, marami itong mga shrimplet dito. Ayan, kung makikita nyo sa dahon, sa ano, basta't nakadapo sila dyan, yung mga maliliit nandyan, tsaka yung mga breeders namin nasa ilalim nito. So dito sila tumatambay talaga. Ayan. So ang gagawin natin, manghuhuli tayo para makita nyo kung gano'n nakarami yung mga shrimp dito sa old age na to, 1-month-old na breeding pond ng aming mga shrimp. So ayan. So igaganto ko lang to sa ano, sa pinakagilid. Makikita nyo magdadapuan yan dyan yung mga shrimp na yan. Ayan. So, kasi mabubugaw sila eh. Ayan, kita nyo oh. Ayan oh. Ilang sandok pa lang ako, nakailang sandok pa lang. Makikita nyo kaagad yung mga shrimp natin. Ayan. So, halo-halo na siya.
Ayan, may mga breeder size, may mga shrimplet. Ayan, may mga maliliit. Ito, ayan, oh, maliliit. Ito, maliliit. Yan. So, ganun karami yung ating mga hipon dito. At isa pang napapansin ko sa ating mga red cherry shrimp, naglalabas din siya ng yellow. Ayan, oh. May yellowish na. Ayan. So, sabi ng mga breeder sa akin, ng mga ganito, nagbe-breed ng mga shrimp, natural lang daw talaga na merong lumalabas na yellow kasi may line na to ng yellow. So, ang red cherry shrimp kasi hindi naman talaga sila pure. So, naglalabas siya ng yellow, naglalabas din sila ng fire red, so naglalabas sila ng super red. Ayan. Depende kasi sa ano, sa quality ng breeder na mabibili ninyo. Ayan, kung makikita nyo, itong ating female, ito, ayan, may itlog. So, ganon yung process ng pagbibreed nila. Parang hipon lang din na freshwater na hipon na nabibili sa palengke. Same lang din dito sa mga dwarf shrimp. So, papakita ko sa inyo yung itlog nitong isang female na to. Ayan, oh. Ayan. So, ayan yung itlog. Okay. Pupokus lang natin yung camera, okay? So, ayan. Ayan yung itlog niya. Siguro ito, mapipisa ito after 7 days. Kung hindi ako nagkakamali, 17 to 15 days. Mapipisa na siya. Yung mga itlog, then yung mga itlog ay magiging shrimplet. So, ang shrimplet, ganito yung itsura ng shrimplet. So, ito, malaki na nga ito. Ito. Okay, ayan. Malaki na nga yan. Hipon na siya talaga. So, hahanap tayo ng pinakamaliit. So, dito may nahuli akong pinakamaliit eh. Okay. Ito. Ayan. Ito siguro sa tingin ko, ito ay 1 week old na mga shrimplet. Ayan. Yung ganyang kaliit. 1 week na yan. So, may mas maliit pa rito. Ayun oh. Ito, toto. Ayan. Yun, umalis. Kung nakita nyo, yun. Ganun kaliit. Yung mga bagong pisa. Usually, nandito talaga nakatambay yung mga bagong pisa na mga shrimplet. Ayan. Hindi ko sila mahuli kasi sobrang liit. Titignan ko kung makakahuli tayo para mapakita ko sa inyo kung ano ba ang itsura ng ito. Ayan. So, ito, 1 week na rin. 1 week na rin yun. So, pakita ko sa inyo kung ano itsura ng shrimplet para pagka nag-breed kayo, ay alam nyo na merong napisa. So, makikita nyo naman kasi yan na maliit, sobrang liit niya na lumalangoy. Ito, yan. Oop. Okay. Yan. Okay. So, yan, yung lumalangoy na yan, yan yung bagong pisa na shrimplet, yan. So, pag bumili kayo ng hipon, ng mga dwarf shrimp, hindi yan talaga, ano, basta't wala silang kasamang predator, magbibreed at magbibreed sila. Makikita nyo, may lumalangoy na ganyang kaliit. So, baka akalain nyo na ito ay kitikiti. Huwag nyong hulihin, hayaan nyo lang. Kasi after 1 week, makikita nyo na malalaki na sila. So, ganon magparami ng mga dwarf shrimp. So, mas prepare ko na magparami sa mga pond kasi mas mabilis silang dumami dito sa pond. Unlike kung paparamihin natin sa aquarium, although nagbibreed din sila kahit sa aquarium, pero hindi ganon kabilis. Unlike dito sa pond na mabilis kasi nakikita nyo naman, ayan, maraming mga lumot, ayan, naglulumot siya. So, may pagkain na sila, may easy access sa pagkain. Then, pangalawa, mas malaki yung galawan nila, tas may mga halaman. So, meron silang bahay. So, ito yung nagsisilbing bahay nila, ito yung breeding ground nila. Kaya, mas mabilis silang dumami. Kaya, kung mapapansin nyo, nung nanguli tayo ng hipon dito sa may halaman, marami tayo nakuha ng mga breeder tsaka ng mga shrimplet. Kasi dyan sila lagi nakatambay. Then pagka nanginginain naman sila, lumalabas sila. Ayan, kung makita nyo, ayan, naglalabasan sila dyan. Ayan. So, pagka nanginginain sila, ayan, lumalabas lang sila. Then pagka magpapahinga, dito na naman sila. Babalik sila dyan sa pinakabahay nila dito sa mga water plants na yan, sa mga fresh plants. So, ganon, nabubuhay ng natural yung mga aming mga shrimp dito, kaya mabilis kami nakakapagparami ng mga shrimp.
dito sa ating maliit na pond. Yan. So dito sa kabila, ito ay 1 week pa lang. Yan, pakikita ko sa inyo, ito yung mga yellow shrimp. So ganoon din yung ini-aim namin dito after mag siguro mga 1 month ay ganoon na rin siya. Ayan. So ayun yung breeder namin ng yellow. Okay. Ayan, nakatago rin siya sa halaman. Ayan. So ganyan. Ayun mga kabackyard, ganoon lang kabilis magparami ng mga shrimp. Kung kaya may mga bakanting pond, o kaya kahit maliit lang na tub, maliit lang na styro box, pwede yan. Basta tang napapansin ko sa mga shrimp na to, mas gusto nila yung may access sa sunlight. Hindi naman siya direct sunlight, kasi pag direct sunlight naman, iinit yung tubig, possible na malusaw sila o mamatay, kasi ayaw nila ng, ano, ng warm na tubig. Mas gusto nila yung nasa malamig sila. Kaya pagka gusto nyo outdoor yung setup nyo, gaya nung ginawa namin, dapat lagyan nyo siya ng tubing. Lalagyan nyo ng tubing yung inyong mga breeding setup para mas mabilis silang dumami, tsaka para maging successful yung pagbibreed ninyo ng mga dwarf shrimp. Gaya nito, meron tayong yellow tsaka ng red cherry shrimp. So ito, mga breeder na itong hawak kong mga ito. Ayan. So mga breeders na ito, kinuha ko lang sila dun sa ating pond para maipakita sa inyo. So ayun mga kabackyard, maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang episode dito lang sa JBM Aquayard.